hindi ko para sa akin ang mahalaga yung ang mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan dalawang beses. May isang nakita kami isang buwan tatlong beses. Nakita naman natin yung negosyo niya dito, hindi kumikita, pero bumabiyahe siya doon dahil nagne-negosyo o may ibang ginagawa, no? Kung dudugtong-dugtong natin yung storya, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad rin na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Kaya siya pumupunta sa ibang bansa. So, andalas eh, no? At pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Pwede rin yun. Hindi malayo yun. Kung hindi man si Mayor Guo, dahil dinideny niya, baka yung tatay naman ang kasama dahil sa yung mga actions at hindi mapatunayan saan nanggaling yung pera eh. No? Siguro kung nakita namin na kaya kakailanganin dapat i-contempt siya, no? Pero mayroon pa naman isang hearing para pakinggan yung mga facts at para lumabas pa. Marami kasing mga dokumento ngayon lang dumadating at marami dito, ito yung mga ginagamit namin para tingnan kung ano yung mga sagot niya. Yun ang amin ini-establish ngayon. Ang nakikita ko lang, hindi sila kumikita dito sa Pilipinas, nanggagaling sa ibang bansa yung kanilang kita na pinapasok dito sa Pilipinas. Meron silang monitoring, pero dapat i-report to ng mga banko, i-report to ng mga, normally banko yan eh. At sa pagkakaintindi ko, nag-umpisa na sila sa kanilang investigation dahil nga dito sa mga hearing na nangyayari. Pareho, no, lapse at sindikato. Dahil kahit nahigpitan natin yan, kung yung mga kawaniri ng PSA sa mga LGUs ay kasabwat, talagang kahit anong i-declare mo, lalabas doon sa late registration mo. At sa mga pagdinig namin sa Blue Ribbon, nagkaroon na rin ito, may sindikato rin. So pareho, no, hindi mahigpit, no, at may mga sindikato nag-ooperate. Sir, nakikita natin ngayon parang series of parang evidence na hindi na siya pinaano na po yung possible ending. Kanina, naitanong ko nga yan at ang nag-umpisa na yung investigasyon ng PSA. So mag-uumpisa yan sa fact-finding ng PSA, kukuha sila ng mga impormasyon at ifa-file yan sa, o itatransmit yan sa Solgen. Solgen ngayon ang magfa-file ng kaso sa korte or pag sa COMELEC, yung kanyang, kandidatura ang i-revoke naman. At present suspended, ay nirecommend na ng AIR ng suspension? Nag-recommend na sa ombudsman, basa ko. So inaantay na lang yung decision ng ombudsman doon. Ang nakikita ko dito may problema sa late registration, naaabuso eh. So ang focus ng legislation dapat dito sa late registration. Paano nating siguraduhin na hindi maabuso at hindi magamit ng kandidato, hindi magamit ng sindikato at yung penalties dapat taasan na rin, no? At penalties doon sa mga nagsisinungaling, penalties na rin doon sa mga taong sangkot sa pag-i-issue ng mga peking birth certificate. Dapat i-bisitahin ngayon yung mga penalties dahil hindi natatakot yung mga taong nasa loob eh. No? Kuha lang sila ng kuha ng information, kung anong dineclare, isusulat doon. At hindi nila naiintindihan na yung peking birth certificate na yon pwede gamitin sa iba pa, kukuha ng passport. So, dapat mataasan yung penalty para maparusahan yung mga kawanin na kasangkot sa sindikato. Sir, so pwede ba ang nangyayari pagka mag-correct ka ng registration sa PSA, dadama mo na sa LGU? Yung tama. Yung case ko ni Go, hindi siya dumaan sa LGU? Dumaan siya sa LGU. In fact, yung si Alice at si Sheila,
sa Tarlac nag-late registration. Yung Seaman at yung bagong natuklasan si Wesley sa Caloocan nag-late registration. No? Pwede. Pwede rin naman na imbitahan para magbigay rin ng testimonya. Pero para sa akin, ang gusto ko ma-focus yung laki ng operasyon nito eh. Itong citizenship or nationality ni Mayor Go, parang lumabas lang nung tinitignan yung kabuuan eh. Pero yung kabuuan nito, nasabi ko nga, yung partisipasyon ng kanyang tatay, ano ba yung connection ng kanyang tatay para dito sa Pogo na ito, sino ba yung mga taong nasa likod nito na nagdadala dito ng malalaking pera, no? At kaya hindi rin pwedeng sabihin ni Mayor Go na hindi niya alam dahil yung may limang partner sa Baofulan, tatlo doon may kaso. Dalawa for money laundering, isa dito, yung nahuling human trafficking sa Banban. So, tatlo sa apat mong partner merong kaso sa abroad. Parang kung ikaw papasok ka ng negosyo, kilalanin mo muna sino yung mga kanegosyo mo, hindi kailang pasok ng pasok, lalo na kung malaking pera ang pinag-uusapan. Yeah, na-file namin kahapon, no? So meron ng tatlong bill ngayon kay Senator Alan, kay Senator Joel at yung atin. So i-combine namin to para tuluyan ng maband ang Pogo, no? At meron din sa House na bill na the same, no? Well, ganyan talaga ang hearing, no? Pwedeng paulit-ulit eh. Dapat maintindihan nila na ang hearing pwede talagang paulit-ulit ang tanong, pero wala namang masama kung sasagutin nila ng paulit-ulit. Sir, hindi niyo po ba paibigay yung tatay? Yan rin isang proposal, no? Pag-aaralan namin ng committee na imbitahan yung tatay at kung nandito yung tatay kasi sabi nasa abroad, no? So, pero ako nakikita ko na dapat imbitahan yung tatay dahil siya yung naging kumbaga siya yung naging source nung fake na birth certificate. Wala naman, socials lang, purely socials, wala naman na pag-usapang politika. Wala naman, business as usual dahil alam naman ng palasyo at alam naman ng ating Pangulo na marami tayong mga bills na dapat tapusin, ang dami pang LEDAC bills na dapat tapusin. So, gusto lang niya naman ay ma-maintain yung constant communication at ma-maintain yung relationship. Pero wala namang politikang pinag-usapan. Pero sir, paano ma-address yung concerns sa integrity ng settlement at saka independence ng settlement? Kasi ngayon, dinner happened after what happened. Actually, matagal na itong dinner. Na-advise ako nito mga 3 weeks ago. Matagal na itong dinner na ito. Na-advise ako 3 weeks ago na merong ganitong dinner. So, kahit even though malayo pa, even though hindi pa napag-uusapan ni leadership change, meron nang nakaset talaga. Tinuloy lang dahil nakaset na eh. Meron po bang nag-change ng bill or nag-bring up ng political concern? Wala naman. Nag-pag-usapan lang. Like si Senator Loren, nag-pag-usapan yung topic on education. Of course, being chairman ng basic education, na pag-usapan rin namin yon. Pero walang specifics, no? Walang specifics. Very broad and friendly yung dinner. Sir, nag-usap po kayo ni SPB sa bawang ngayon? Nasabihan ko siya. No? Kahapon nag-usap kami. Sir, were you asked na mag-sign din mo, sir? Wala, hindi ako tinanong kung magsasign ako. Hindi. In fact, wala akong nakuhang any communication kung gusto ko mag-sign o hindi. So, last night, congratulate by meron naman. Pagdating ko, nandoon na si SP Escudero. Eh. So, but meron naman congratulatory message. Napag-usapan namin ng pahapyaw. Actually, maraming kaming pahapyaw na napag-uusapan.
Napag-usapan namin ito at nasabi nga natin may hearing today. No? So, but wala naman specifics. No? Wala naman specifics. Okay? Masasama niyo, sir. Wala namang nagsabi sa inyo na huwag ka muna magpunta doon sa palasyo kasi it's just 2 days after nagkaroon ng... Wala naman. Wala namang ganun. Wala namang ganun na... Narinig ko siya nung, I think, Saturday morning. Around Saturday morning, pero wala naman akong, ano. Oh, dahil meron naman, I think, a few months ago, meron din ganun eh. No? Meron din ganun. Pag-uusapan po muna namin 'yon as a group. Wala naman wala masyadong detalye pa eh. Medyo loose pa naman saka wala naman na pag-uusapan na ganoon. Nakausap ko si SP Escudero at sabi niya na yung leadership lang naman ang papalitan, pero dahil gusto niya trabaho kaagad, at least on my case, mare-retain yung chairmanships, no? It's education and ways and means, no? Dahil nga marami nang naumpisan at marami na rin pending on the floor, no? Of course, sabi ko, everything is, ako, I serve at the pleasure of the body. Kung anong gusto ng body, then susunod lang tayo. Oh, that, matagal na natin rin i-recommend yan. I think mga early part of last year, rinakomenda natin na bumalik tayo sa normal school year natin kung saan ang summer ay April, May. At ako ay tutuwa ko dahil sinuportahan yan. At pinaiksi pa, no? 1 year. By next year, balik na tayo sa previous calendar natin. So malaking bagay yan dahil kita natin yung init talaga. Ano eh, nagiging mas mainit at hindi na kaya ng mga bata. Ah. Oh, meron lang talagang sacrifices, no? Na Saturdays magkakaroon ng modular learning, no? Dahil nga ang nangyari, umiksi yung calendar days natin to school calendar days natin from 220 to 175 or 170. So meron talagang mga additional calendar days, no? So modular naman gagawin diyan para hindi pa rin para ma-complete natin in 200 to 220. School year 2024-2025. All right, then guys, thank you.